Pag sinabing adventure scooter, ADB 160 agad ang nasa isip ng mga tropa natin. Ilang taon din kasing namayagpag ang ADB scooter ng Honda. Hanggang sa ipinakilala na nga ni Bristol Motorcycle ang dalawang maangas na adventure scooter na tatapat kay ADB 160. At ngayon, pag-uusapan natin ang specs at updated price nitong dalawang adventure scooter from Bristol Motorcycle. Let's go! At ito ang una, ADX 160 version 2 kasi yung V1, 2 bulbs lang. Itong 2024 release nila, may konting binago, mas lumakas at gumanda. At ito naman yung pangalawa, ATR 160 by QJ Motor and Bristol Group. Dito sa scooter na to, madaming nagulat, natuwa at nainis na din. Bakit kaya? Tara, pag-usapan na natin ang mga specs, capabilities at price nitong dalawang scooter na to na wala si ADB 160. Simulan natin sa makina ng mga bossing. Pareha silang 160cc, single overhead camshaft, 4 valves, electric fuel injected parehas, and parehas din itong liquid cooled. Sa ATR 160 ay may max power na 16.1 horsepower at 8,500 RPM. Torque niya 15 Nm at torque at 6,000 RPM with hybrid power assist. Sa ADX 160 naman na V2 ay may 16.2 horsepower at 8,500 RPM. Torque 15.1 Nm at torque at 6,000 RPM. Sa fuel capacity naman, lamang si ADX 160 dahil 11 liters ang fuel capacity ni ADX 160. Si ATR 160 ay 8 liters lang ang fuel capacity. Sa timbang naman, mas mabigat si ADX 160, 151 kg at sa ATR 160 ay 132 kg. Sa ground clearance, 168 mm ang ground clearance ni ADX 160 while sa ATR 160 ay 165 mm ang ground clearance. Pareha silang naka-projector headlight na, adjustable windscreen, smart keyless at all LED ang lightings nito. Signal light, headlight at tail light. Parehas din ang size ng gulong nila. Front tire nila 110-80-14, rear tire 130-70-13. Dual sport tires parehas, naka-dual disc brake din sila parehas, dual channel ABS parehas, and parehas din pong naka-traction control system. Grabe, loaded, di ba? Parehas din itong naka-TFT display at may phone connectivity, may GPS function, and yung ATR 160 na V2 may TPMS sensor na din siya. Grabe yung loaded ng scooter na to. May phone mirroring at GPS function plus TFT display pa. Ito ang ATR 160 while using GPS function phone mirroring. Madalas ko itong ginagamit sa biyahe ko. Ito naman si ADX 160. Very nimble at very powerful ang torque. Buti na lang at nag-upgrade si ADX 160 na ang kanyang specs. Naging 4 bulbs na siya, so mas mabilis na to at mas tipid din kasi EFI na rin to. Ito yung ibang specs na wala si ADX 160. Adjustable brake lever, handbrake, high battery rate at tire pressure monitoring system. Pati pala yung hybrid power assist. So yan yung mga ibang specs na meron si ATR 160 na wala kay ADX 160. Dalawa din pala ang compartment pocket ni ATR 160 sa harapan at meron din itong USB charging port and Type-C. So pwede mong lagay ang cellphone mo habang nasa biyahe ka sa loob ng front pocket compartment. While ito namang si ADX 160 ay isa lang ang front pocket compartment na meron din namang USB charging port. Seat height naman tayo, ADX 160, 780mm na lang po ang seat height ni ADX 160. And ang wheelbase niya is 1,300mm. Pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, ang recorded po is nasa 43 kilometers per liter. Ang recorded top speed ni ADX 160 na all stock is 115 kilometers per hour. Pero syempre depende yan sa rider. Yung rider na yon is nasa 70 to 80 kilos. ATR 160 naman po, 770mm ang kanyang seat height at ang wheelbase niya is 1,325mm. Ang fuel consumption niya is 45 kilometers per liter as recorded pero depende yan sa rider weight. Ang recorded top speed kay ATR 160 is 120 kph at 70 kg na rider weight. So depende yan kasi meron din tong hybrid power assist na nag-a-add din ng speed sa kanya. Siyempre sa compartment naman tayo, hindi kasha ang full face helmet sa underseat compartment ni ATR 160. Pero kay ADX 160, kasha ata ang full face helmet kasi
mas malaki yung underseat compartment ni ADX-160 compare kay ATR-160. Kaya po maliit ang underseat compartment ni ATR-160 dahil po malaki ang kanyang battery rate. Ito lang po ang scooter sa Pilipinas na mayroong mataas na battery rate. 12 volts, 14 amps, true rate po yan. So malaking bagay po yon kapag kumoconnect ang phone mo sa iyong TFT display at sa iba pa niyang mga specs at mga ilaw. So very good yung high battery rate na yan from ATR-160. Syempre hindi rin papatalo ang ADX-160 dahil meron din itong phone connectivity or phone mirroring. Upgraded na rin itong TFT display ni ADX-160 bago na ang kanyang interface. Kaya kung tutusin mga bossing, parehas na gwapo itong dalawang adventure scooter na to from Bristol Motorcycle. Itong ADX-160 na version 2 na 4 valves at yung ATR-160 na 4 valves din at may hybrid power assist pa. So talagang mas lamang dito si ATR-160 pagdating sa specs. Pero sa makina halos parehas lang naman sila, may hybrid power assist lang itong si ATR-160 kaya may mas mabilis na arangkada kumpara sa ADX-160. Ngayon, puntahan na natin ang presyo na itong dalawa. Check natin ang SRP ni ATR-160 at ni ADX-160 ngayong 2024. Tapos, kayo na bahala mag-decide sa comment kung ano ang mas affordable at maganda ang specs para sa inyo mga tol. Let's go! Ang SRP ni ATR-160 ay 159,800. Depende yan sa dealership kung may promo sila. At ang SRP naman ni ADX-160 version 2 ay 168,800. Pero alam ko may promo sila, 158,800 na lang siya. So kayo na bahala, check nyo kung anong mas pasok sa inyo sa budget and sa specs. Let's go! Kung gusto mo namang mapanood yung ADB-160 versus ATR-160, I will put the link on the description below, alright?